guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay ipapakita ko sa inyo lahat ng nakumpay kong video simula day 1 hanggang sa matapos sa paggawa ng vanity mirror. So ayun, lahat ng mga nakumpay ko is papakita ko lang sa inyo. Hindi siya masyadong maayos kasi nga dinugtong-dugtong ko lang siya. So sana magustuhan nyo. And ayun, na-explain ko lang naman lahat ng mga hindi ko pa na-explain doon. So panoorin nyo lang siya. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay papakita ko sa inyo yung may ginagawang vanity mirror si Papa. Request ko. So ayan, may cabinet kami na malaki tapos hinati lang sa gitna para pag-inlagayan ng makeup. And ito na yung itsura niya. Yarn. Nalagyan ng curvy ito ganyan. Para maging paru-paru. So ayun, yung outcome niya dapat is magiging nandito yung salamin. So may mga ilaw-ilaw dyan. Mano-mano yan, ha? Yan, oh. Sariling design. So, di siya matatapos ngayon, syempre, kasi kailangan pa ng pintura. And hindi siya kaya ng one day lang. Kaya sa next day na ulit tatapusin yung iba. And update ko kayo ulit. Hey guys! Update ko lang kayo na ito na yung itsura ng first day natin sa paggawa ng vanity mirror or makeup organizer. So, ito siya, guys. Papakita sa inyo. Ayan siya, guys. Ito yung first day natin. So, ayan, mukha siyang paru-paro. Kasi ako yung nag-request niyan. Pero si Papa yung nag-design dito sa gilid para naman hindi daw boring tignan. So, ayan siya. Dito ko ilalagay yung pangalan ko na i-handwritten ko. Then, yung full color niya is pastel pink and may mga bulb dito, mga ilaw-ilaw dyan. Tapos salamin dyan. Tapos eto. Ayan yung loob niya, mama. Mahulog. And dito, may salamin din dito. So yan. Four layer siya. And yung dito sa baba is dihatak siya. So bukas na daw siya gagawan nun, sabi ni Papa. And ito, ididikit siya dito. So, ayan, alas 6 na rin kasi, kaya medyo madilim na. And wala pa akong ring light para, you know, pang ilaw dito. So, ayan siya, meron siya sa ilalim. Panghatak yan, pag ganon. Then, ayan, dito may pwedeng lagyan na, ano, ng mga foundation or kahit ano. And ayan siya. Ito yung first day. Ilagyan siya ng harang dito para hindi mahulog. And ito kasi ilalagyan dapat siya. Kaso, lumiit yung space niya nung nilagyan ng ganito. Kaya sabi ko, wag na lang lagyan. And ayun. And guys, update ko na lang kayo sa susunod na mangyayari dito sa vanity mirror natin. And ayun, thanks kay Papa kasi nagawa niya yung gusto kong mangyayari. Kasi matagal ko na rin gusto magkaroon ng vanity mirror. And kaso nga, medyo pricey siya. So, inisip ko na lang din ang paggawa kay Papa since maroon na naman siya gumawa ng mga furniture kasi siya yung gumagawa dito ng mga gamit namin sa bahay. Like yung cabinet namin na lagay ng TV. So, ayun, share ko lang. Nice! So, hi guys! It's second day sa paggawa ng vanity mirror ko. And, ayun, may improvement naman siya ngayon. So, alo, nadagdag lang ngayon is, I mean, yung nabago ngayon or nag-improve ngayon is yung salamin. So, may salamin na siya and may hatakan na siya sa ilalim. So, kahapon or nung first day is napakita ko sa inyo na wala pa siyang hatakan kasi hindi na nga nakayanan ng oras. Every 6 p.m. or 5 p.m. lang kasi si Papa nagagawa kasi nga madilim na rin and medyo malabo na rin yung mata niya kaya mahihirapan siya kapag ka pinagtuloy niya pa yon. So ayun, sabi niya, hindi naman daw kaya ng isang araw yon. Kaya ayun, liha na rin siya para walang ano, excess dun sa gilid-gilid and hindi siya makatalud, anong taludtog? Ha 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 ha
mysterious. Ano yun, hindi siya mangkasaludsod ba tawag doon? Basta yun yung papasok ng kahoy dito. And ayun naman laging ginagawa sa mga furniture para hindi pangit tignan. And maganda yung pagkakagawa and malinis siya. So ayun, ang dami kong daldal. Ipapakita ko na sa inyo in 3, 2, 1. So, ayan guys, ito na yung itsura niya ngayon. And ayan, may salamin na siya dito. And ayan, ito na yung sinasabi ko sa inyo, may hatakan. Kulang na lang dyan is yung hawakan na katulad dito. And ayan yung loob niya. So, ayan na nga, ang kulang na lang dito is yung pintura and yung mga ilaw dito sa gilid-gilid. And ayan, dito yung pangalan ko na ilalagay ko. Para madikit na siya doon. So, nilagay mo na siya dito ng pako para hindi siya bumalengtong. Kasi baka mabasag to. Kailangan ko pa mag-ipon kasi sa akin to. Kaya kailangan sa akin din yung gastos. So, ayun guys. Update ko lang kayo ulit sa mga susunod pang araw. Kung ano man yung magiging update dito or improvement dito sa vanity mirror natin. So, ayun guys. Bye! Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's been a while. Wow. So, pang 3 days na ngayon. Actually, 4 days pala since nung ginawa siya nung day 1. Pero, i-consider ko siyang 3 days kasi nga, kahapon, wala naman masyado ginawa. And yung ginawa lang naman is yung may tinapal si Papa na color pink. Basta yung parang pang fill dun sa mga edges na may butas para hindi daw pangit tingnan kapag pininturahan. So, ayun na nga. Nakalimutan ko si tawag doon. Nandito ata yun. Ito. Nakapakita ko sa inyo. Time out. Pull. Ano? Body feel. Diba sa ito? Wait lang. Ito ata yun. Sa mga nagawa ng mga furniture, alam kong alam nyo to. And ito oh, may lata. Polyester. So, ayun siya oh. Nakita ko lang siya dyan sa gilid. So, ayun na nga. Nakabili na ako ng mga materials na kakailanganin doon sa vanity mirror or yung makeup organizer natin. So, yung mga nabili namin is yung spray paint na pink and white since magpipink daw yung kulay. Kasi ang pangit na kapag pastel pink. Ano? Kasi para daw patay. Parang ang lamya daw tingnan. So, sabi nila, ipink ko na lang. Sabi ko, sige kayo bahala. Basta wag yung sobrang pink kasi ang pangit tingnan. So, ayun. May kalbo. Neg tayo dito, Neg. So, ayun na nga. Mangyayari na vanity mirror. Hi. Hi. Pangit eh. Bungal. So, ayun na nga. Ang mangyayari is, hindi siya literal na vanity mirror na katulad sa iba na punong-puno yung bumbil niya sa gilid. So, sa akin kasi, dalawa lang siya since maliit lang tong taas. And okay na siya sa akin kasi malaki na yung sakop nun ng dalawang bumbilya. Kasi sa isang bumbilya pa lang, sobrang laki na nung ilaw. Nagaya mo ako eh. So ayun na nga, and ayun pala, nililiha na ni Papa dun sa baba. And next na gagawin niya ta is pipinturahan na. And ikakabit na yung mga switch and yung lagay ng bumbilya. So yung kulang ko na lang ngayon is bumbilya na dalawa since medyo pricey siya and hindi siya nakasya ng budget ko. Kaya ayun, mag-iipon na naman ako para maging final look na siya and makita nyo na yung buong resulta niya. Pan-update ko na lang kayo sa mga mangyayari ngayon. And ayun, pag natapos na siya, iintayin ko na lang yung ilaw para maging finished look and ipakita ko na siya sa inyo. Sana maganda yung maging resulta, di ba, Nay? Apa! Bye! Bye! Ano? Hindi naman. Hindi ganyan. 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 Okay ka nga. Ah!
Magkuha ka ng upuan. Ay, ganyan. Kuha ka ng upuan, Nuno. Ngayon, shoot. Pa. Ang ganda. O, ano, sa gitna o dito banda? Gitna o dito banda? Ayan. Ayan, tama. Ay, pag tumayo ka, paano ka maganda kung tumayo? O, oh, diba? Diba maakit? Yung label lang sa... Dapat yung sa tayo, yung ang ani natin. Ang ano mo. Ali, ayun, yung tayo. Ayan, sakto lang. Yung tayo, yung tayo, yung tayo mo. Siyempre, yeah. Mag-tiktok ka eh. Ayan. Ano, okay na yan, ganyan? Oo, okay na yan. Kitang-kita ka na? Mm-mm. Tingnan lang, lapis. Level, taas pa ng konti. Di, lapis ka muna. Sabi mo, dikit dito. Uy. Hindi, sa gitna. Ano ba talaga? Wag idikit sa gilid, kaya pangit. Ang gusto ko yung banda para po flat siya. Saan? Ito dito, kasi dito, kasi ang daming may ham dito. Wala na ang problema yung ham na yan. May higaan kasi. Dito kasi higaan eh. Wala nang problema ang ham na yan. Basta mo dikit siya, wala nang problema. Ah, yan. Taas. Tingnan mo kita, bingi. Pas, tingin po. Dandali, pa. Dito, dito, mababa dito. Yung level, saglit. Yan. Yan. Ay, ikaw nga doon, silip mo. Ay, ikaw ma, silip ma. Dandis, ha? Tama lang, no? Ano si mo? Sisinawi ko mukha niyo. Dito nga, dito ba? Baba, dyan ka. Baba dito ng konti. Angat ng konti. Kasi ito, tingnan mo dito ba, itong linya dito ba, sa pakpak dito, ilang pagit, ano yan, damage ang ano mo. Madamage ang items mo. Pwede yung sapi, ah. Sabi mo naman, bilang mukha na kung aswang dito, video ka ba? Hindi ka makasano kita eh, against the light eh. Against the light, sir. Against the light. Pagpuspos ka ganito, itura ko.
Hindi naman kita buong katawan mo. Ay, tapos sa salamin, kaya hindi ko makita. Hindi nga rin kita kasi against the light, maliwanag sa labas. Hindi ka naman mampulubi eh. So ayun, support na to is nag itatry na namin yung ilaw kung maganda ba yung pwesto ng ilaw or hindi. Parang stingray yung ano mo ba yun, di ba butterfly niya? Stingray. Lagyan mo ng buntot. Yung lid ang buntot niya. Pangit. Para stingray nga ang labas. Lagyan yung mata din dito ba sa taas ba eh. Hindi na siya butterfly. Hindi siya butterfly. So ayun, sasaksak na siya guys. 3, 2, 1. Boom. Punta sa taas eh. Oh, ang lahi ng ilaw. Sabi sa inyo sa harap ilagay eh. Tingnan mo, di ba? Ang dilim. Sabi-sabi pa kaliwanag eh. So yun, sa part na yun, isakit na naman yung ilaw is nasa taas, nasa langit. So yung una kasi, bago namin idikit yung mga ilaw is nag-away muna kami. Hindi mo sa nalitala nag-away. Parang nagtalo kung saan ilalagay yung ilaw and sabi ko nga, dapat sa harap ng mismong salamin. So sabi ng mama is pangit daw and sabi rin ng papa is pangit daw talaga. Kasi yung mismong wire niya is naiipit dun sa loob kung mismong harap ng salamin yung lalagay ng ilaw. Di ba kaya may lid man? Hindi! Mang lid kasi madilim din yun compared dyan kasi sa harap maliwanag talaga sa mukha. Kasi ang lid kasi ilagay diba? Natin. Dito oh, dito ba kahit dalawa lang pwede dito. Dikit dito. Diyan diyan kasi pag ana nga anang oh. Ano wire nga. Wire kasi tingnan mo sa camera. Nasa taas lang yung liwanag. Ingat, nakita niyo na yung ilaw nga nasa taas and nilipat na rin naman na siya ni Papa. Ito, dito pa ikutin ng LED. Oh. Di malinaw siya. Ang LED dito ko papalagay. Hindi. Mali pala dapat. Dapat nga dito. Hindi. Ito dito iharap. Or dapat dito kasi mababa. Kasi pag dito, nakaangat pa yung ulo ko. Mm-mm. O, diba? Liwanag nga. Liwanag sa taas. Liwanag sa dilim. Paano yan? Napako na siya. Madali lang. Ayan. The next day. So, ayun guys. Ito na siya. Ayan na yung final look niya. Ito naman talaga yung final look niya and yung na-expect ko si that time or parang hindi pa siya sobrang nabuo is punong-puno siya ng bombilya dyan. Pero since sakto lang naman na yung ilaw na binibigay nitong dalawa is okay na siya sa akin. And maganda rin yung pwesto ng ilaw nila kasi nga napapakita naman yung sarili ko. Unlike dun sa nakaraang mga video natin na parang kapos tayo sa ilaw, tapos lagi tayong ng time. Kasi diba, dun tayo, dito tayo banda dyan. Dyan ako nag-vlog, nung wala pa to. Tapos, ayan, dyan ako laging may time talaga yung pag-vlog ko. Kasi kapag nag-vlog ako ng gabi, so hindi na ako makikita. So ayun, gets nyo naman ako, no? Yung parang source of light ko is sa labas lang siya. So since may ganito na tayo, ay pwede na tayo mag-vlog anytime, anywhere. Joke, dito lang pala. So ayun na nga, ito, as you can see, may ganito na tayo. And hindi ko siya napakita sa vlog ko, sa mga na-compile ko. Kasi nung nakaraang araw lang siya nakabit. And ito yung binabanggit ko sa isa kong vlog about dun sa may cloudy makeup look. Ayan, nabanggit ko siya dyan. So ito yung sinasabi kong phone holder sa motor ni Papa. And ayan, sobrang, ano yan, sobrang ganda gamitin kasi steady talaga siya, oh. Ayan, hindi siya yung katulad sa iba na parang gumigiwang. And matibay yan, oh. Yan, oh. Wait lang. Lagi tayo flash. Yan. So, ganito pa pala pag may flash, eh. So, ayan siya, guys, oh. Kahit ibalentong mo yan, pwedeng-pwede. Ayan, oh. Pwede siya nakatayo pang TikTok. Ayan, pag nagtitiktok pala ako, ganyan siya. And pag vlog naman is ganyan. Depende sa akin kung saan ako komportable. Ayan. Pwede siya ikot-ikot. Ayan siya. Pag gusto mo lang. So, ayan. Nabili lang naman namin siya sa Shopee. Ayan ang sagot sa lahat ng mga katanungan nyo. And ayan. Ito yung pinaka-nagustuhan ko. Nabanggit ko rin sa isa kong vlog na hindi ako makakapag-vlog kapag wala akong ring light. And ito, buti na lang nagawan siya ng paraan. So, ayan,
Next is, ipapakita ko na sa inyo lahat ng mga makeup ko na nakalagay sa loob. And di ko alam kung inaantay nyo yan na part. Pero yan, papakita ko na sa inyo. Ready na ba kayo? Yes! In 3, 2, 1. Wow! Tcharan! Ayan lahat ng makeup ko. Medyo, ano, onti pa lang siya. Kasi nga, onti pa lang siya. So, ayan, nakikita nyo naman is 4 part siya or 4 layer. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyong hatakan. And ito yung sinasabi ko rin wala pang hawakan. Katulad dito, ayan. Kasi nakakalimutan laging bilhan. And ito, sa loob lang naman ito is yung mga hindi ko nagagamit. Ito, bag, yarn. And ito yung flashlight na sinasabi ko rin sa inyo kanina. Nasabi ni mama is, ayun yung gamitin ko pang ilaw muna. Parang alternative daw muna kasi parang wala pang ganito. Kasi ayaw niya dyan ilagay. And baka daw nga masagi ng mga bata. Pero wala pa rin siya nagawa kasi nandyan din. So ayun na nga, ito siya. Sa first layer is ayan yung laman. Ayan. Unti lang naman siya. Then next is ito yung brush. Yung mga palette ko. Concealer, foundation, highlight, eyeliner, brow, powder, mascara. And yung mga gamit ko sa Kymuse. And ayun na siya guys. Unti lang siya. And bala ko pa siyang dagdagan. And siya sa loob. Hindi niya nakikita yung gilid. Ito yung naman yung laman niya. Ayan siya. Medyo maliit lang siya. And compared siya doon sa sobrang laki nito. And lagi ko naman nababanggit na sobrang laki nga nito. And mukha siyang lagay ng damitan. So next is ito. Ito nga. Tapos na tayo dito. Ayan. Unting makeup lang naman yan. And brushes. So next is dito yung mga lip product ko. Eh, yung mga false eye. Ayan. Ayan siya. So, papakita sa inyo lahat. Wait lang. Ayan. Ito yung pang ano ko. Madumi na siya. Ibibili pa ako ng bago. Pang curl. Lip gloss. Ayan. Yung false eye and yung pandikit. Ito, galing to sa MCM Cosmetics. Ayan, ayan. Bongga, nagpo-focus. Hindi nyo kaya, girl. Ayan, next is ito. Galing to sa... Ano ba ito? Saan ba ito galing? Nakalimutan ko. Saan ba yun? Wait, nandito yun eh. Ayan, ito. Nandito lahat lang mga lip product ko dati. Wala pa akong lagayan. Wait lang. May sulat dito yun. Para maalala ko at nakalimutan ko talaga. Yan, cosmetics yata yun. Wait, di ko mahanap. Ito pala is yung sa pangbuhok. Ayan siya. And ito yung sa curl line. Ayan, pang curl line, ayan. Ito yung sulat na binigay sa akin nung yan cosmetics. O, diba, bongga, yan cosmetics. Balik lang natin to. Ito siya, yan cosmetics. Yun, ginawan ko to ng review. Kung hindi nyo pa napapakita. Kung hindi nyo pa napapanood, is panoorin nyo na. And pasensya na kasi medyo hindi pa ako sanay mag-review-review ng mga product doon. Kaya mukha akong dugyot. Ha! Gani! Gani! And ayan no, sobrang cute nito guys. No. Hi guys, just want to send you to meet you. Love you and shine through all the day. I bet you can find the perfect product for yourself. Love you. Hashtag with Lian Bang. Oh, hindi nyo kaya. Ayan, oh, tinatago ko yun kasi minsan lang ako makatanggap nito and ayun, memorable lang niya sa akin. Kahit maliit na sulat lang yan, ano din yan sa akin. Valuable. Valuable ang wala. So ito yan nga, complete shade siya ng powdery matte tint nila and yung iba is nasa ate ko na kasi ingitera yun. Char. Hiningi niya sa akin. Kasi nagandahan daw siya. So, ayan. Mabuti naman akong kapatid. Kaya binigay ko na lang sa kanya.
And ayan, sobrang gaganda ng shades niya. And ayan, tatlo na lang natira sa akin. 5 yata to or 6. Basta ayan, magaganda yung mga ano niya shades kada ganire. So ito, Zyrin, Diane, and Venus na lang natira sa akin. So next is, tabi muna natin siya. Next is ito sa my Pixie Dust. Ito, matagal na to kaya ganito yung packaging, is old packaging na siya. Ito yung new packaging nila. Ayan, nakikita nyo. So, kung gusto nyo bumili nito, is message nyo lang ako. Or you can message their page. Ito naman, sa Caroline siya, ito. Ito yung mga free lip product na nakukuha ko kapag na-order ako sa Shopee. Sa shop nila. Ayan siya, guys. Oh, ang ganda. Puro metallic yan. Ayan, matte liquid. Ang ganda, girl. Oh, nag-focus. Sana all. Ayan, oh. Unti pa lang siya. And ayun pala, guys. Madadagdagan siya ngayon kasi mag-vlog ako mamaya. And minatanggap ako PR package galing sa Sapphire. So, ayun. Wait niyo yung vlog ko doon. Wait lang, ayusin ko lang to. Wait niyo yung mga reviews ko doon. Sobrang daming binigay nila sa akin. Sobrang excited na mag-vlog mamaya. Ayan, wait lang, ayusin lang natin. Dahil mahirap mag-ayos. Nakakangawit dahil isa lang gamit kong kamay. Sawa ko pa yung cellphone. Bongga. Ayan, mamaya natin babalik to. So, next is itong... Ito, MCM Cosmetics din siya. Galing siya sa MCM. Maraming binigay din yung MCM Cosmetics sa akin. Ayan, ito. Ito, ayan. Ito, ito yung mga binigay nila sa akin. Madami yan eh. Nagawan ko rin yan ng reviews. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Ayan siya, powdery matte stain. Lip and cheek tint. Ito yung clay blush stick. Tapos ito, tinted matte balm nila. Ito, two shades siya. And puro red siya. Ayan. Malambot siya sa labi. Tapos ang bango. Ayan. Then kasama din tong dalawang cute na packaging nila ng lip and cheek tint. Ayan o. Sangria. Then ruby wine. Ayan. Ang cute, diba? Baby tints. Ayan yung baby tints nila. Kung gusto nyo rin bumili, is message nyo lang siya. Lahat ng nabanggit kong product is ililink down below ko na lang kung gusto nyo umorder. Then ito, sa may Pixie Dust din to. Matagal na yun yung mga yan, kaya ganyang itsura. So ito sa Curl Line. Bumila ko ng dalawang lipstick nila. Shade niya is Mood and Vibe. Vibe. Next is itong tatlong Happy Tint or Happy Bee Cosmetics. Yan, nag-send din sila sa akin ng tatlong lip tints. Sobrang pigmented nitong tatlo and ano siya, lightweight siya kapag nilagay sa labi. So, ayan, ang dami pa nila. Ito lang naman laman ng ano ko, pang 1, 2, 3, pang third floor. Ayan yung mga lashes. Next is ito. Unti lang laman nito. Parang stack-stack na lang ganun. Ang pinaka-importante lang dito. Ito, tsaka ito. Tapos, ayan ito, yung EO. Buti na lang matagal ito may expired. Ayan, 2021 pa siya may expired. Ayan, ito siya. Ayan siya may expire. 2021, 11/27. So, ayan. Wait, ang labo. Ayan. Ito lang naman yung laman niya. Ito yung mga brush, ay yung mga sponge ko na medyo madumi kasi nakagamit ko lang nito. And yan pang kilay. Tapos yung shade. Then, ito yung bag na pinaglalagyan ko netong mga to. Nung wala pa to. Then, yung dati kong background, pero mukha naman kasing pang Christmas, kaya
hindi ko siya ginagamit. And maayos naman na yung panglagayin ko ng pang-vlog ngayon. Ayan, guys! Napakita ko naman sa inyo lahat-lahat. Ayan. And papakita ko na ulit sa inyo kapag pag nadagdagan na siya ng LED. Ayan, dito. Then yung name ko dyan. Hindi ko alam kung paano ko ilalagay yung pangalan ko dyan. Pero, yeah. Papakita ko lang sa inyo kapag ilalagay ko na siya. And hahaharap ko na kayo. Wait lang. Ayan, guys. Nandito, nilagay ko dyan sa may stand ng cellphone. Yung pinakita ko sa inyo kanina, color black. And ayan. Sana nagustuhan nyo tong video. Kung medyo magulo man, pasensya na. So, ayan lang siya, guys. Sana nagustuhan nyo. And kung gusto nyo magpagawa, pwede rin naman. Pwede rin yung sarili nyo yung design or kahit ano, any color, ganun. Message nyo na kung gusto nyo magpagawa. So, ayan, guys. Sana nagustuhan nyo itong video na to. And don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button below para ma-notified ka every time bago tayong video. So, see you on my next video. Bye! So, ayun pala, bago ko pala i-end to, i-subscribe nyo yung channel ng pamangkin ko, ito. Nagawan ko na siya ng channel kasi iyak nang iyak na sa nanay niya kasi di magawa ng channel ng nanay kasi di nga marunong. Tagabundo kasi yun. Then guys, bye!